Kalabosa naman ang isang babaeng sangkot umano sa cyber extortion. Nagpanggap daw na lalaki ang suspect para mapalapit sa isang babaeng hinuhututan niya ng pera gamit po ang mga hubad na larawan ng biktima. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Nasa mall lang nang dakpin si Roberta Martinez ng mga pulis. Sangkot daw kasi siya sa cyber extortion sa isang kapwa babae. Kwento ng university student na itago natin sa ngalang Blessy, lalaki raw talaga ang nakilala niya sa Facebook na nanligaw sa kanya. Nag-greet siya nung time na yun. Pag ako yung kausap niya, parang andun na lahat yung time niya, sir. Yung parang gano'n na not unlike other people na pag busy, wala na talaga, hindi ka papansin. Walang isang buwan sinagot niya ang kachat at kahit online lang ang relasyon, nabola raw siyang magpadala ng 3 nude pic. Ang kulit niya talaga, sir, na hindi ka titigilan. Bakit gustong-gusto daw niya na padalan mo siya ng nude photos? Para daw makita niya, sir. Huli na nang mabisto niyang poser o nagpapanggap lang ang kausap. Sa tulong yan ay isang babaeng nagpakilalang girlfriend umano ng lalaki. Nakita niya yung babae na nakapicture nung poser account na yon. Sabi niya, ito yung babae na nakita ko sa picture, sabi niya. Tapos nag-search siya about dun sa babae hanggang lumabas nga yung pangalan ng totoong lalaki na ginamit nilang picture. Hindi ko na talaga siya pinapansin, sir. Yun nagsimula na sige, pag-iiwan mo ako, pagsisisihan mo to lahat. Sisiraan niya ako sa school ko using nude pictures na ganyan. Tapos sasabihin niya na pokpok ako na babae. Bago nagkabistuhan, nagpautang daw si Blessy ng 2,000 pesos. Pero hindi na nasingil at nang hot-hot pa raw para hindi raw ipakalat ang litrato. Dahil umabot na sa 26,000 pesos ang naipadala niya, nagreklamo na siya sa PNP Anti-Cybercrime Group. Sa entrapment, nahuli ang kumukuha ng pera na si Martinez, na pag-utusan lang daw siya. Inutusan lang naman kasi talaga ako na kunin yung pera. So hindi ikaw yung nag-laga? Yung nagme-message dun sa complainant? No. So the police will always assume that whoever's get the money from a money transfer, that is the person responsible. Nitong 2016, dumoble raw ang cyber extortion cases na gumagamit ng nude photos kumpara nung 2015. Kung hindi ka sigurado dun sa kausap mo, even if you trust this person, never give any private information to the person you're talking online. Because you cannot control the information once it is uploaded. Dano Tingkungko, GMA News.